What's up, guys? Hindi ko alam ano paano sisimulan to. Para doon sa vlog. Yung regarding... Hey guys, how's it going? Regarding dun sa... Ano sa radiator. Nag-gawa pa ako ng tutorial yung paano kung mag-change oil. Tapos, days after na sira yung radiator. Turns out na... Yung radiator pala nung kung kailan nalagyan ko ng fluid, yun yung parang nag-El Nino. Tanto yun na pala. El Nino effect. Napabayaan ng matagal na panahon na walang tubig at coolant. Kala ko kasi nung time na yun, pag naglagay ka ng coolant, tumatagal ng sobrang tagal na. Feeling ko 1 year. Tapos hanggang sa nawala na sa isip ko, lagay siya ng tubig. Yun. Nalagyan ko nga siya. Days after naman, nasira yung sasakyan. So, pina-diagnose namin yung sasakyan sa may... Pina-diagnose namin yung sasakyan sa may binyan. Tapos, unang testing nila, ang sabi, may leak daw doon sa radiator. Most probably, karoon ng leak dahil sa natuyuan na yun. Tapos sobrang init. Tsaka naging marupok na yung... Plastic lang kasi yung top ng radiator. So malamang dahil din sa pagkakamali na gawa ko, nagkaroon siya ng maliliit na butas. So unang test pa lang yun. So ang sabi sa akin, lagyan mo ng, bilhan muna ng radiator para mapalit ko ng ano. Tapos tingnan kung ano yung susunod na mga pwede pang i-diagnose. So punta lang muna ako ng Pasay para bumili doon sa may suking tindahan ng i10. Bibili ng radiator. Hindi, kunin ko rin, ano lang. Pinicturan ko lang din. Mamuli niya doon talaga. Kung sakaling mali niya lang. Yung biyahe kasi po problemahin ko, may babas ko na lang. Nakala ko baka 5 kilo. Wala. Okay lang, di ba yung mga ganito? Parang ano? Yes, sir. Kasi ito, supporta lang naman ka para hindi siya yung move. Ito, bali wala ito. Ito ang pinakaan natin yung move. Ilang gagalaw yung talaga ng tubo. Ah. Ito yung mga. Yung mga tubo. Wala. Ito sa yung mga. Talaga? Hindi ko rin masabi. Kung sakali, balik ko na lang. Hindi, ito double check na lang, sir. Kung sakali. Ito sa yung mga rocket, saka yung tubo. So, receive mo na. Pag kinabit ito pa rin ito? Nakukuha ko si Wayne ko sa house. Wag yun na natin. 57220, 5,000. Nabili na rin ang radiator. Sobrang hinit. Hindi ko masabi kung eksaktong model na kuha ko. Pero hopefully tama naman itong nabili ko. Pang-matic naman daw. So, less choices. Narrow down lang na konti. Pero unsure pa rin. Sana tugma yung mga lagay ng hose. Balik muna ako sa may binyan para mahabol yung talyer at may gabi siya agad. Sana radiator lang. Hindi na kasama mga hose. Kasi... Hindi lang kinain ang budget for now.
chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, through the shadow, through the sun rays. And bali guys, nakabili naman ako ng radiator. Yun nga lang, maling model ang nakuha. So, fortunately, hindi ko siya makukuha today. Ang kalalabasan niyan, bukas, bago pumasok sa work, dadaanan ko yung tindahan. Kasi papapalitan ko na ano, within replacement naman as long as hindi daw siya magalaw. So, hopefully, yung natitirang isa pang model na pang i10, which is pang automatic din, sabi nila for 2014 model daw, hopefully siya ay mag-fit sa radiator na item ko. So, balikan ko yung tindahan and then afterwards, balik ako sa paayusan para ipaabot na sa kanila yung radiator. Damn. Basta yung super white. 100, no? Pang park light, ha? Hmm. Ito, pang park light. Universal naman yung mga ganito, no? Basta yung park light, pera. Yung pag ini-switch on, no, yun na nakailaw. Oo. Yan. Kasi baka mamaya yung saksakan dito, baka okay, depende pa sa... Pang-park light, ha? Sa lahat ng sasakyan? Oo. Yan. Ang basta sa kanya, boss? i10? Yung maliit? Ah, okay. i10 naman pala. Yung dahil? Pare-pare sa mga baga Japanese. Dinala naman namin na radiator, naging okay na uli yung under niya. Kasi nung time na na may problema siya, bilis niya mag-overheat. Tapos nauubos agad yung siguro mga 2 litro sa ii, kakasaglit lang na biyahe. So basta nung nakabit yung bagong radiator, all's well naman. Pero hindi ako sure kung iba pang nadamay. Pero at least yun nung time na yun, na-resolve na yung isang issue niya. Ayun guys, yung radiator sa i10, kung parehas kayo nun sa akin na 2009 model, tapos automatic, meron dalawang variations yan. Sa replacement ah, kung mag-ano kayo kay Goodyear, kung mo kayo bibili. Yung dalawang versions nun, para sa automatic yun ah, iba pa ang para sa manual na radiator. So yung una, which is sinasabi nilang 2008 to 2013 model, yun yung una kong binili dahil 2000 yun sa akin, so yun ang magiging mas compatible dapat. It turns out na yung isang variation pala, which is yung 2014 model and up, pero pang automatic din,
yun pala ang sakto sa fitment ng item na meron ako. Buti na lang, nang naikabit na siya, okay na lahat-lahat. Medyo nanibago lang uli ako sa takbo niya kasi nga iba yung reaction niya nung nasira siya. Pero at least now, okay na siya. And that's what really matters the most. So kung sakali man na karoon man kayo ng problema regarding din sa radiator, tapos automatic din kayo, 1.2 ang engine, kapa 1, kapa na unang engine, I suggest go for the 2014 model din para hindi kayo pabalik-balik. Ang layo rin kasi noon nangyari sa akin, pabalik-balik ako, Pasay to Laguna. Hopefully, itong video to ay nakatulong sa inyo para iwas perwisyo rin kung sakasakali. Thank you guys for watching. More videos to come soon. Nagkaroon ng delay dahil masyadong toxic sa work, pero I'll try to upload at least once a week. Hopefully, mas marami pa nga kung okay, kung kayanin. Subscribe kung gusto nyo yung content sa vlog ko. This is Burai, signing out.